Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Ang pag-uusapan po natin ngayon, yung tinatawag na legal support. Yung pagsuporta ng mga magulang sa kanilang mga anak. Pag-uusapan po natin yan maya-maya. Promise! Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Ang pag-uusapan po natin ngayon, yung tinatawag na legal support. Magkano ba ang dapat na support sa ng kanilang mga magulang doon sa kanilang mga anak? Magkano ba? And pangalawang question dito, iba ba ang support sa anak sa loob sa anak sa labas? Yun ang pag-uusapan po natin ngayon. Sabi ng batas, walang distinction kung anak ka man sa loob o anak ka man sa labas. Dapat, depende kasi yan sa needs ng bata and yung kakayahan ng mga magulang. So, ibig sabihin, maanak ka man sa loob, maanak ka man sa labas, depende yan sa needs ng bata and yung kakayahan ng mga magulang. And pangalawa, iba yung narinig niyo na dapat kalahati lang si anak sa labas and mas malaki yung anak sa loob. Yun pag mana ang pinag-uusapan. Iba yung mana, iba yung support. Ang mana, may namamatay. Ang support, yung nagbibigay ng suporta, buhay pa. So, ibig sabihin, pag support, dapat pantay-pantay or not necessarily pantay-pantay, depende sa needs ng bata and depende din yan sa kakayahan ng mga magulang. Okay? Ang support, joint. Ibig sabihin ng joint, hindi lang si tatay ang may obligasyon na magbibigay ng support. Si nanay din may obligasyon na magbibigay ng support. Magkano ang support? Depende yan sa needs ng bata and depende din yan sa kakayahan ng mga magulang. So, pwede yung taasan, pwedeng babaan. So, that's why yung mga decision ng court about support, hindi yan final. Kasi pwedeng mabago yan. Depende sa needs ng bata and yung kakayahan ng mga magulang. Ang tanong dito, paano kung hindi nagbibigay ng support si nanay? May criminal liability ba? Paano kung hindi nagbibigay ng support si tatay? May criminal liability ba? But before the support, kailangan muna natin i-prove na siya si nanay. Kailangan muna natin i-prove na siya si tatay. Hindi pwedeng sasabihin lang ni nanay na siya yung tatay ng anak ko. Hindi pwedeng ganun. Kailangan natin ng proof na siya ang tatay. Like yung sinasabi ko dati, ano ba yung tinatawag na documentary proof? Affidavit of proof of paternity or affidavit of admission of paternity. Pangalawa, yung private handwritten instrument na inaamin ni tatay na siya yung tatay talaga ng anak. O pangatlo, DNA, mga ganun. So, kailangan talaga ng proof. Kailangan i-prove natin na siya si tatay ng kanyang anak o siya si nanay ng kanyang anak para may legal basis to claim support. Ang tanong dito, paano kung hindi nagbibigay ng support si nanay? May criminal liability ba si nanay? Paano kung hindi nagbibigay ng support si tatay? May criminal liability ba si tatay? Sabi ng batas, pag si tatay hindi nagbibigay ng support, may criminal liability po siya. Under Republic Act 9262, ito yung tinatawag na financial or economic abuse. So yan, pwede siya makulong 6 to 12 years na kulong. Aside sa kulong, sa under Republic Act 9262, pwede pa siya maging liable ng child abuse, lalo na pag hindi talaga siya nagbibigay ng support. Si nanay, paano naman kung hindi nagbibigay ng support si nanay? Of course, hindi yan 9262, pwede maging liable si nanay ng kung hindi siya nagbibigay ng support under child abuse law. So under sa child abuse law, pwede siyang maging criminally liable. And hindi lang maging criminally liable, kung si nanay hindi nagbibigay ng support, pwedeng mawala sa kanya ang custody ng kanyang anak on the ground na unfit siya as a mother, irresponsible siya as a mother, pwedeng kunin ang bata papunta sa DSWD or pwedeng kunin ni tatay ang kanyang anak, lalo na pag inaabando na yung anak, hindi nagbibigay ng support si nanay, pwedeng kunin ni tatay. So in this case, yung support, walang formula. Kung magtatanong po kayo sa akin, magkano ba ang dapat?
Sabi ng batas, depende yan sa needs ng bata, depende din yan sa kakayahan ng magulang. Ibig sabihin, walang formula kung magkano. Ito po yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Please subscribe, follow my Facebook page sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and facebook.com/KuyaMarkTolentino. And please subscribe, follow, share all my videos sa YouTube page po natin sa youtube.com/MarkTolentinoLaw. And for free legal advice, please call me landline within Metro Manila 209-6203. I repeat po, 209-6203. And mobile number natin, pwede kayong tumawag, mag-text or through Viber sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. Thank you po.